mas makikilala ko yung sarili ko doon. Yun. Mm. Tsaka doon mo mas macha-challenge yung sarili mo eh. No? Para mas maging flexible pa. Mismo ka dyan. O ito, shoutout muna tayo sa mga ka-Facebook natin. Kuya Dan Gamboa, si Christine Grace Baez Nunez, heart-heart daw kay mo. Ay, kay Kristoffer. Kailan ko yan. Ah, kilala mo ba siya? Kailan ko siya. De, pag nagmumo-show kasi kami sa Valenzuela, nandun siya lagi. Present yan. Ayun naman pala. Ang galing. O, hanggang ngayon ha, mm-hmm. Kahit sa Facebook Live. Tsaka ano, sobrang sipag na mag-post. Yung mga hindi ko alam na schedule ko, siya nagsasabi sa Twitter. Ay, schedule pala ako. Ay, pupunta ako dito. Teka lang, sabi ni Christine Grace, meron ako schedule pala. Basta muna pa siya sa akin. Diba? Parang, hello, Kristoffer, meron ka ditong mall show, hindi ko na kami. Ay, teka lang, hindi ko na-inform. Hello din tayo kay Rosaline Escalante Barsal. Hi, hi Sir Kristoffer. Estudyante mo, ano ka? Estudyante ko. Pa-shout out from Calamba, Laguna. Oh, ay, hello, 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 hello. Si Butterfly Kisses, Micah Girl. Hello, DJ. Ang cute po ng kiss mo. Aba, hindi lang cute, guwapo pa. Oh, yeah. Sabi nga ni Christine, si Christine Grace. May schedule ba? Guwapo, oh. Christine Grace, may schedule ba ulit? Pakipost para ma-update natin si Christopher. For the whole year na. Mismo. Ito, ito ah, hi din tayo kay Richard Galugay and kay Christina Aladad, Canada. Oh, pero ito, balik naman tayo sa usapan. Ito, napag-usapan naman natin yung music ni Kristoffer. Mm-hmm. Yes, ito na. Dito na tayo sa kanyang music. Kailan ulit yung time na bumalik ka sa pagkanta? Kasi nung sa hindi masyadong... Pagpasok ko kasi sa GMA, mm-hmm. hindi naman masyadong yung singing eh. Kumbaga nalaman na nilang kumakanta ako nung mga... Yung mga guests sa mga party Pilipinas, ganun, pinapakantang sadya. Parang, uy, kumakanta ka pala, marunong ka pala kumanta. Parang ganun lang sila. Tapos yun, nag-record ako ng single ng Alas Robin Hood. Doon yung start. Yung sa, parang, ano. Tapos sumunod na yung paulit-ulit. Ayan, ito na nga yung paulit-ulit. Sino nagsulat ng song na paulit-ulit? Sa records po, GMA Records. Eh. GMA Records. Sa mga mauhusay na mga songwriters, yes, composers ng GMA Records. Pero si Kristoffer, nagsusulat din ng song. Yes po, nagsusulat ako. Nagko-compose ako. Wala lang akong talent sa pag-areglo ng music, pero nagsusulat ako. Ng eh, pero syempre, di ba, may mga tao naman na pwedeng mag-areglo. Pwede. Oh. Pero kailangan dyan, di ba, makasulat kayo. Pero ako, hindi ko para gagawa. Pero si Kristoffer, nagawa na niya. Infer. Pero ito ah, pagka nagsusulat ka ng song, where do you get your inspiration? Ako yung current feeling na nararamdaman ko. Yun kasi mas madali talaga eh. Kumbaga, nasaktan ka, sulat ka. Tapos minsan naman, pag may mga kaibigan ko na nagkikwento sa akin, yun yung masarap sulatan din eh. Aba. Kumbaga, sinusulatan mo siya, ano ka ngayon? Sa mukha. Sa mukha ko sinusulatan. Ito yung song yan ng buhay mo. Pinipentel, pin mo sa mukha. Ayan yan, ano ka? Kasi ikaw kasi. Pa-supportive niya yung friend, di ba? Pero kung ito, na-mention mo, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, yun ang sinusulat mo. Kung magsusulat ka ngayon ng kanta, ano kaya, tungkol saan kaya itong kantang to? Ano kaya ang nararamdaman ni Kristoffer ngayon? Na-challenge ako, na-pressure tuloy ako. Sana pala hindi ko na sinabi, no? Parang hindi ako na-pressure. Ganyan talaga, ganyan talaga. Minsan, ikaw pa ang magpapahamak sa sarili mo. Ano, masaya. Yung nararamdaman ko kasi ngayon, masaya. Masaya ako na nandito kasama kayo. Wow! Makikita kayo. Huh? Okay, pero balita lang natin sa mga ka-Pinas natin. Hindi lang po kami ni Rapido ang nandito. Masaya-masaya si Kristoffer. Andito rin ang kanyang mga tuntunatics. Yes. Oh, di ba? Hindi pa siya tuntunatics. Pero magtutunatics kayo, no? Sino? Di ba tuntunatics si Sherlyn? Oh, alam ko yung name niya. Nire-recruit ko pa lang eh. May form nga akong dala. Ayan! Nire-importante. May registration fee din. Pero eto na nga, legit na tuntunatik si Angie Tolentino. Sabi niya, Kuya Tun, pa-shoutout naman po mga tuntunatiks na naka-tune in ngayon. Tuntunatiks! Yun! Ganun talaga yung shoutout. Tuntunatiks! Ganun! Yan ang totoong shoutout. Shoutout pa kayo, ha? Thank you daw, sabi niya. Thank you. Hindi sumagot, di ba? Makakatuwa naman talaga itong mga ka-Facebook natin, no? Pero eto, gusto ko malaman, anong proseso mo ng pagsusulat ng song? Kailan mo ba pag nagsusulat ka ng song, nagra-rhyme? Ganon. Ako, ganun factor. Kasi sino ba yung ganyan kong kaibigan, si Mikoy? Parang sabi niya tula, ganon. Ganon, tula. Pero sabi nga ni Mikoy, kaibigan ko rin, pag magsusulat ka ng kanta, wag parang bullets. May term siya eh. Uh-huh. Parang wag puro rhyme, may mahaba, may ganon. Basta inaaral ko pa yun ngayon. Ay, kumbaga, kung sabi nga niya kung gusto kong pasukin yung songwriting, mas may mga aspects ng dun sa mga words na pwedeng hindi siya rhyme pero pasok.
Ayun, oh, depende na rin diba? Siguro sa arrangement din ng ano yan, ano, ng arranger, di ba? Sa instrumento. Bakit yun ang palay mo yun? Pero kung... Feeling singer lang ako yun. Pero kasi sabi ko, naniniwala na. Hindi kami na naman, nagsika lang naman kami, naniniwala na. Ibig sabihin, meron na siyang idea. Yes, oh. Mismo. Pero ito, kung may makaka-collaborate kaya si Kristoffer, na isa pang artist, singer na babae, or lalaki, or banda, sino kaya? Banda. Nasabi ko kasi nasasabi si Julie eh. Pero si Julie. Gusto kong makakollab si Kuya Davey. Ba? Uy, ito nga, i-share natin sa mga kapinas natin. Nalaman ko kay Davey, alam mo kung saan ko na-meet si Kristoffer, sabi niya, sa Twitter, sabi ko, ha, paano nangyari yun? Paano nga ba nangyari yun? Ano, narinig ko kasi yung Ijay sa radyo. Mm-hmm. Tapos sobrang linis nung kanta, sobrang ramdam mo emotion. Tapos nung sa dulo, kwento pa lang ng buhay niya yun. Kumbaga iba eh. Sabi ko nga idol ko kasi sa foreign Ed Sheeran. Mm-hmm. Sabi ko, ay nahihambing, parang pang Ed Sheeran eh. Sobrang transparent nung kanta. Correct. Sobrang yung iba. Dahil dyan, anong favorite Ed Sheeran song mo? Ngayon, Perfect. Alam ko yun eh. Sige pa. Cause I lost it all. Nothing lasts forever. Iba yun. So, iba ba yun? Paano ba yun? Sige nga. Ikaw, paano ba yun? Iba na pala. Hindi mo ako na-inform na naman. Nakakainis. Oh. Ano yun ulit? Bago yan. Oh, sabi ni John Derek at Tinampay. Ano, Bessie, wag masyado mag-lip bite. Haha, medyo nakakilig eh. Haha, char. Sino si? Si Jan Derica. Ah, si Jade. Tinampay. Hello, kilala ko rin to. Yan, oh. Ayun. Paano na yung perfect? I found a love. Yeah. For me. Darling, just dive right in. Father, while we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Galing namin, oh! And we are the tuntutuntun. Ah, the tuntutuntun. Sang kapaway na. Husay-husay ni Kuya Kristoffer, di ba? Sobrang tuntun. Naaliw ka naman, naaliw ka naman. Tuntua siya, no? Papabayad daw kay Kristoffer. Tausan ng tao sa akin. Okay, pero hi din tayo kay Christine Gray. Sabi niya, miss na miss nakita tun. Punta ka dito, di mo alam to. Dapat alam mo to. Alam mo lahat ng activities ni Kristoffer, di ba? Pero ito, ang tanong, 1 million question ng mga kapinas natin. Itong song na paulit-ulit, paano kami magkakaroon ng kopya nito? Ito ba may bahagi na ng isang album? Hindi pa. Single pa lang siya. Ipunin natin para maging album. Maging double na siya. Ayan. Okay, please download it on Spotify, iTunes, sa lahat ng digital stores. Worldwide po yan. Alright. Pwede magpasample natin. Oo nga, yung favorite line mo dun sa paulit-ulit. Yung paulit-ulit. Huwag yung puro paulit-ulit. Huwag gano'n ha? Chorus na lang. Chorus. O sige. Paano yung chorus ba? Ano paano yung chorus? Oh. Ako ay paulit-ulit-ulit nang paulit-ulit-ulit nang paulit-ulit-ulit nang ako ay nahuhulog. Galing, oh! Literal, paulit-ulit nga talaga. Ulit-ulit lang. Yes, yung sa OST. Fight for my way. Ayun, ano yung dinig mo pala yung boses kanta ko? Sayang, wala yung news ko, nako. Nako, lagi yung nanonood kasi. Mahilig sa mga K-drama. Kaya ganon. O, alam na this, ha? Kaya naman, supportahan natin ang awitian. Pwede natin i-request yan dito sa Pinas FM. Paulit-ulit. Yes. At i-text niyan sa 0928-932-6688. At syempre sa ating official Facebook fanpage, Pinas FM 955. Yay! Dahil dyan, may upcoming shows and events ba si Kristoffer para i-promote ito? Ayan, inaabangan ko rin po. Ayan, mga upcoming teleserye, ayan, pelikula. Meron akong gagawin pa na, sana first quarter ang sabi nila, pero bawat pa kasing sabihin ito detail, pero surprise na. Bulong mo na lang, bulong mo na lang. Surprise. Hinaan ko. Sige. Hinaan ko yung mic, bulong mo. Ano na yun. Ay, dahil lang ito nakakarating. Wala na tayo. Sure ka. Ito kasi yung ano. Ano, sige. Ay, nabayak ako. Starsha. Ayan, narinig na natin. Eh, pero thank you, ha. Maraming salamat. Thank you for having me. At panghuli, meron ka bang nais pa salamatang batiin? And of course, please do share all your social media accounts para naman ma-follow, ma-update ang ating mga kapinasa kung ano ma OOTD ni Martin. Yeah, Kristoffer Martin. Yeah, of course. Siyempre sa GMA Records, sa
pagbigay sa akin opportunity na kumanta. Mm-hmm. Na nabubuhay ko ng namatay kong pangarap. Ay, grabe. Natutulog na pangarap. Natutulog lang. Grabe naman siya. Yan, syempre sa mga nakikinig na Tuntunatics, maraming salamat. Alright. And social media ka? Yan, sa Facebook ko po, Kristoffer Martin. Sa Instagram, Kristoffer Martin _. Mm-hmm. And sa Twitter po, at Flintstones. At Flintstones. As in, Tuntunatics, ganun. Oh, diba? Oh, antaray ni, ano, ni Christine Grace. Oh. Pa-follow po sa Twitter, at si Grace Nunez 27. In fairness, nag-promote din po siya. I love it talaga. Kasi nga siya nga may alam ng mga shows mo. Kaya kailangan. Follow niyo po siya. I-follow niyo siya. Actually, lahat ng updates ko sa kanya. Yun. At si Rosalina Scalante, bar siya, kaka-inlove yung boses. Ha, 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 may tao, hindi mo alam ako seryoso. So, hindi, no. Kung na-inlove ba siya talaga, o ine-etches ka lang. Ay, hindi, pero totoo naman. Nakaka-inlove naman talaga ang boses ni Kristoffer. Hindi lang ang kanyang boses, pati ang kanyang pag-arte. Kaya abangan natin lahat ng updates from him. And again, thank you so much for dropping by. Maraming salamat. Yon. Ano mo pareho sila ng ano, ng arte ni Ding Dong Dantes. Ay, gusto niya 'yon. Wait lang. Wait lang. Hindi pa nagsisink. Sinasabi si Nanay. Meron silang ano eh. Ay, sige, go. Ano? Yung ano, yung music video po, lalabas sa March 4. Ah, meron na. Ano ba sa YouTube? Sa YouTube po. Nasa YouTube na. Di ba? Sa March 4 pala. Sa March 4. Oh, sige. Abangan nyo. Again, maraming salamat ha, Kristoffer, sa iyong pagbisita sa amin dito sa Pinas FM. Looking forward sa lahat ng mga upcoming shows, events, at lahat ng lahat-lahat ng activities mo. At babalik ka dito, syempre. Yes po. Yes, bukas po. Ha. Agad-agad. Tanggapin natin ang paulit-ulit. Yes, tanggapin natin ang paulit-ulit. And speaking of paulit-ulit, ito na mga kapinas, pakinggan na po natin ang latest from Kristoffer Martin. Ito na nga po ang kanyang latest single na pinamagatang paulit-ulit na dito yung lagi mapapakinggan sa nag-iisang tahanan ng OPM, Pinas FM 95.5. Siyempre, atin to. Thank you, Kristoffer.